Mula sa 10,000 nung dumating tayo, umabot na sa 30,801 ang mga nurse at midwife na ating na-deploy sa ilalim ng RN Heals Program. Dagdag pa po natin sa kanila ang mahigit 11,000 community health teams na nagsisilbing tulay upang higit na mapatibay ang ugnayan ng mga doktor at nurse sa komunidad. At kung dati, tutungo lamang ang mga nurse kung saan nakonsunadahan ng kanilang hepe, ngayon, dahil sa tamang targeting kung saan sila kailangan, dun sila ipinapadala. Sa mga lugar na matagal nang naiwan sa laylayan ng lipunan. Ipinadala po natin ang ating mga health professional sa 1,021 na pook na saklaw ng pantawid pamilya at sa 609 na pinakamahihirap na lungsod at munisipyo ayon sa pag-aaral ng National Anti-Poverty Commission. Dalawang problema po ang natutugunan nito. Bukod sa nagkakatrabaho at nabibigyan ng work experience ang libo-libong nurse at midwife na dati ay walang mapaglalaanan ng kanilang kaalaman, nagiging abot kamay din ang dekalidad na kalinga para sa milyong-milyong nating kababayan. Subalit, hindi pa po tayo makukontento rito. Dahil ang hangad natin, kalusugan pang kalahatan. Nagsisimula ito hindi sa mga pagamutan, kundi sa loob mismo ng kanya-kanya nating tahanan. Iba yung kaalaman, bakuna at check-up ang kailangan upang mailayo tayo sa karamdaman. Dagdag pa po dyan ang pagsisikap nating iwasan ang mga sakit na pwede namang iwasan. Halimbawa, nabanggit ko ang mosquito traps kontra dengue noong nakaraang taon. Alam naman po nyo, mga saintipiko mahigpit sa pagsisiyasat, kaya maaga pa para sabihin siguradong-sigurado na tayo. Pero nakakainganyo po ang mga paunang resulta nitong programang to. Sinubok natin ang bisa ng mosquito trap sa mga lugar kung saan naitala ang pinakamataas na insidente ng dengue. Sa buong probinsya ng Bukidnon, noong 2010, may 1,216 na kaso. Nang inilagay ang mga mosquito trap noong 2011, mukhang nakatulong dahil buwaba ito sa 37. 97% raw po ang reduction nito. Sa mga bayan ng Balesteros at Clavería sa Cagayan, may 228 na kaso ng dengue noong 2010. Pagdating ng 2011, 8 na lang ang naitala. Sa Katarman, Northern Samar, 434 na kaso ng dengue noong 2010, naging 4 na lang noong 2011. Panimulang pag-aaral po lamang po ito. Pero ngayon pa lang, marapat na yata nating pasalamatan sina Secretary Ike Ona ng DOH at Secretary Mario Montejo ng DOST. Wala ho tayo masyadong komento, baka naman sa palakpak niyo yung ganahan silang lalo magsaliksik at mag-ugnayan. Marami pa po tayo kailangan solusyonan. Nakakabahala ang mataas pa ring maternal mortality ratio ng bansa. Kaya nga po gumagawa tayo ng mahakbang upang tugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan. Nais din nating makamit ang universal health care at magkaroon ng sapat na kagamitan, pasilidad at tahuan ang ating mga institusyong pangkalusugan. Sa pagtugon natin sa mga ito, malaki ang maiaambag ng syntax bill. Maipasa na po sana ito sa lalong madaling panahon. Mababawasan na ang bisyo. Madadagdagan pa ang pondo para sa kalusugan. Ano naman kaya ang sasalubong sa kabataan pagpasok sa paaralan? Sa lilim ng puno pa rin kaya sila unang matututo ng abakada? Nakasalampak pa rin kaya sila sa sahig habang nakikipag-agawan ng textbook sa kaklase nila. Matibay po ang pananalig natin kay Secretary Luistro. Bago matapos ang susunod na taon,
ubos na ang minana nating 66,800 nakakulangan sa silid-aralan. Dito ko lang po, next year po yan. 40,000 pa lang po this year. Ang minana po nating 2,573,212 na backlog sa upuan, tuluyan na rin nating matutuguran bago matapos ang 2012. Sa taong din pong ito, masisimot na rin ang 61.7 million na backlog sa textbook upang maabot na sa wakas ang 1:1 ratio ng aklat sa mag-aaral. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. At para naman po, hindi mapag-iwanan ang ating mga state universities and colleges, mayroon tayong panukalang 43.61% na pag-agat sa kanilang budget para sa susunod na taon. Paalala lang po, lahat ng ginagawa natin may direksyon, may kaakibat na kondisyon ang dagdag budget na ito. Kailangan ipatupad ang napagkasunduang SUC, Reform Roadmap ng CHED at nagkaukulang mga state universities and colleges upang siguruduhin dekalidad ang magiging produkto ng mga pamantasang pinupondohan ng Estado. Kung mataas ang grado ninyo sa assignment na ito, asahan naman ninyong dodoblihin din namin ang kayod para matuguran ang mga natitirang pangangailangan po ninyo. Panay, panay addition po ang nagaganap sa ating budget sa edukasyon. Isipin po ninyo, ang budget ng DepEd na ipinamana sa atin noong 2010, 177 billion pesos. Ang panukala natin para sa 2013, 292.7 billion pesos. Noong 2010, 21.03 billion pesos ang budget para sa SUCs. Taunan po yan dinadagdagan upang umabot na sa 37.13 billion pesos na panukala natin para sa 2013. Pero sa kabila nito, ngayon pa lang may nagpaplano ng mag-cut classes para magpikit sa Mendiola. Ganito po kasimple. Ang 292.7 ay mas malaki sa 177. At ang 37.13 ay mas malaki sa 21.03. Kaya kung may nagsasabi o magsasabi pa rin binawasan natin ang budget na edukasyon, kukumbisihin na lang namin ang inyong mga paaralan na mag-andog ng remedial math class para sa inyo. Sana naman po, sa mga klaseng ito, pakiusap po namin. Sana itong klaseng remedial na nga, pasukan naman po ninyo. Nang maupo tayo at masimulan ang makabuluhang reforma, minaliit ng ilan ang pagpapakitang gilas ng pamalan. Kundi no buenas, niingas kugon lang itong mauupos rin paglaon. May ilan pa rin pong ayaw magretiro sa pag-asik ng negativismo. Silang mga tikom ang bibig sa good news at ginawang industriya na ang kritisismo. Kung may problema kayo na bago matapos ang taon, bawat bata ay may sarili ng upuan at aklat,
tingnan ninyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong makapag-aral ka. Kung masama ang loob ninyo na ang 5.2 million na pinakamahihirap na kabahayang Pilipino ay maaari nang pumasok sa ospital nang hindi iniintindi ang gastos sa pagpapagamot, tingnan nyo sila ulit mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong gumaling ka. Kung nagagalit kayo na may 3 milyong pamilyang Pilipino nang tumutungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap dahil sa pantawid pamilya, tingnan nyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ibabalik ko kayo sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Tapos na ang panahon kung kailan choice lang na makapangyarihan ang mahalaga. Halimbawa, ang dating namumuno sa testa, nagpamudbod ng mga scholarship voucher. Ang problema, wala palang nakalaang pondo para rito. Natural, tatalbog ang voucher. Ang napala, 2.4 billion pesos ang sinisigil ng mahigit 1,000 eskwelahan mula sa pamahalaan. Nagpapapogi sa tao't isang administrasyon. Sambayan ng Pilipino naman ang pinagbabayad ngayon. Pumasok si Secretary Joel Villanueva. Hindi siya nagpasindak sa tila imposibleng pagbabagong dapat ipatupad sa kanyang ahensya. Sa kabila ng malaking utang na minana ng TESDA, 434,676 na individual pa rin ang kanilang hinasa sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Konkretong tagubay din po. Konkretong tagubay din po ang hatid ng TESDA Specialista Technopreneurship Program. Mas mahirap pong bigkasin kaysa sa resulta. Biruin po ninyo, bawat isa sa 5,240 na sertifikadong espesyalistas kumikita na ngayon ng 562 pesos kada araw o 11,240 pesos kada buwan. Mas malaki pa po ito sa minimum wage. Mula sa pagkasanggol, hanggang sa pagkabinata, gumagana na ang sistema para sa mga mamamayan. Sinusuguro nating manganak ng trabaho ang pagsigla ng ating ekonomiya. Alalahanin po natin, para tumabla lang, kailangan makalikha taon-taon ng 1,000,000 bagong trabaho para sa mga new entrants. Ang nalikha po natin sa loob ng 2 taon, halos 3.1 million na bagong trabaho. Ito po ang dahilan kung bakit pababa ng pababa ang unemployment rate sa bansa. Nang dumating tayo, 8% ang unemployment rate. Naging 7.2 ito ng Abril ng 2011. At bumaba palalo sa 6.9 ngayong taon sa buwan rin ng Abril. Di po ba makatwir ang mangarap na balang araw, bawat Pilipinong handang magbanat ng buto, may mapapasukang trabaho? Tingnan na lamang po natin ang BPO sector. Noong taong 2000, 5,000 katao lang ang na-empleyo sa industriyang ito. Fast forward po tayo ngayon. 638,000 katao na ang nabibigyan trabaho ng mga BPO at 11 bilyong dolyar ang ipinasok nito sa ating ekonomiya noong taong 2011. Ang projection nga po ng industriya, pagdating ng 2016, kung saan ako po'y magpapaalam na sa inyo, $25 billion na ang maipapasok nito at makakapag-empleyo ng 1.3 million na mga Pilipino. Hindi pa po kasama rito ang tinatayang aabot sa 3.2 million na mga taxi driver, barista, mga sari-sari store, karinderya, at marami pang ibang makikinabang sa mga indirect jobs na malilika dahil sa BPO industry.